Hello, welcome guys. May pina-refer sa atin na XRM110. Do you mind that? So, check natin kung ano, may kuryente ba. Ito kasing wirings niya hindi na tama yung ano mga color coding. Ito yung lumang CDI. Check natin gamit ang test lamp kung may kuryente ba yung magneto niya. Tanggalan natin ang spark plug para smooth yung pagdrang. Hindi matigas. Walang buhay yung walang kuryente dito sa black red. Check natin dito sa yellow. Ito meron sa white, meron din. So, okay pa yung current niya papuntang regulator. Check din natin papuntang regulator. So okay, okay pa ang kanyang regulator. Yun. Kasi sira na yung isang magneto niya, ito wala nang kuryente itong black red. Pwede natin itong try natin mapagana dito sa CDI na Skygo. Ito yung lumang CDI ng XRM110 AC CDI. Nag-rely siya dito sa black red. It seems wala nang power yung black red. Gagamit tayo ng DC CDI na Skygo na hindi nag-rely dito sa black red. DC CDI. Ito. Mas madaling paraan kasi ito. Iwas trouble na rin, mas madaling i-troubleshoot. Advisable rin naman yung CDI ng Skygo kasi malakas yung kuryente niya, battery operated. Pero kahit na walang battery ito,
Gana pa rin ito kasi may regulator naman. Ito yung nabiling CDI ng SkyGo at ito yung socket na nabili ng may-ari. Kaya lang, yung wire rin na ano, hindi rin sakto yung color coding. So, okay lang matitrace naman natin kung para saan itong mga ito. Ito pag nakaharap. Ito yung galing pulser. Sa bandang ibabaw ito. Pag nakaharap sa iyo yung pins, top left. At ito papuntang ignition coil, top right. At ito naman bottom left, ground. At itong bottom right, 12 volts DC. Ito not connected itong sa gitna kasi 4 pins lang ang CDI na ito. Ito. Tanggalin natin itong socket na luma na kung ano yung kung ano lang yung kulay. Hindi natin maintindihan ito. Galing na natin. Galing pulser. Ito yung kulay ng galing pulser. Blue, white. Ito, linisin natin. Blue white, iko-connect natin dito sa top left. Itong top right papuntang ignition coil dito sa ang papuntang ignition coil is yellow, itong black yellow. Itong bottom left ground, ito sa green ground, itong green. And then itong bottom right 12 volts. Hanap tayo sa harness wire ng 12 volts. Pwede na rin sa accessories wire. Sinsira na rin yung ignition switch nitong motor. Direkta natin sa red. Dito sa regulator
hindi pa naka-switch. Yan. Always on yan kahit naka off yung ignition key. Tap natin dito. Kasi kung good pa sana itong ignition switch, pwede natin tap sa black. Ang sira na. Try natin. Start. Kung under mo siya. Dito sa sky gusirian. Ingat lang kasi wala pang electrical tape ito. Kamali ni mga wire guys. Kaya pala di mandar. Eh, napaka local na itong sakit na ito. Oh. Lahat nabunot. Muna natin ito. Saan na lang natira? Itong mga sockets na ganito, wala akong quality yung paggawa. Kahit ano pa kulay ng wire ng sockets. So, tandaan nyo lang. Top. Top left. Nasa sky go na CDI. Papuntang pulser.
Tingnan nyo, nabunot. Nangiya yung gumawa ng sakit na ito. Ito, walang quality ang paggawa. Itong bottom right 12 volts positive. Check natin ulit. Buhay na yung spark plug. Guys, malakas na yung current.
after na-install natin yung spark plug, try natin bantarin. Disconnect lang yung 12 volts na supply. Switch off na yung engine. Sinsira na itong ignition switch. Yung may-ari, wala naman balak bumili ng bagong ignition switch. Lagyan na lang natin ng toggle switch. Yung ganito guys, for convenience na rin sa may-ari sa pagpatay ng makina, kasi semi-automatic ito, walang manual clutch, hindi siya mamamatay pag engage mo ng gear. So ito siya. Huwag kalimutan lagyan ng electrical tape. Lahat ng open wires.